Yun guys, so kung makikita nyo, mag-ayos tayo ng Realme 10 LCD. So kung makikita nyo, na-bend siya. So ihilutin muna natin siya, pero for now on, tanggalin muna natin itong back cover din. Start tayo, then syempre gamit tayo ng patio machine. So wala ko kapag-ayos. So busy sa piyestahan. Yun yan, ano lang, try natin i-open. So, bilis na lang siya. Hindi ka siya. So, kailangan natin lutulutuin pa. Kasi, bago pa lang humurin ko eh. Ito yung item. Ito ay Realme 10. So, kapit pala siya. So yun, makikita nyo bench sya, no? Yan, sulat naman yung bench. So yung gagawin lang natin, tatanggalin muna natin yung battery para mahilot natin yung frame. Bato lang, kukunin nyo lang. Nagugod yung battery. Thank you lang. Kasi pati sya na bench.
So, next, tatry natin yung LCD muna. Mamaya. Pero for now, siguro, try na lugod. Try muna tuloy natin yung LCD. Para isa yung pagtanggal kung saan naman. So, hindi lang ni customer is TFT lang. Kasi wala daw siyang budget para sa AMOLED. So, ang TFT guys is hindi niya supported ng fingerprint. So, yan, hindi siya, wala siyang fingerprint. So, ngayon, try muna natin kung gumagana ba. Ay, sa buhay ang Realme 10. So, ang challenge mamaya kung fit ba siya, kung hindi siya matapal. So, tatry natin. Okay naman. So, yun, try natin. Tanggalin natin yung AMOLED LCD niya. So, para tanggal yung LCD, tanggalin muna natin itong board. Charging board. Ano speaker? Tanggalin natin yung speaker. Tanggalin natin itong flex. So dito lang ang dandaan. Sige pala is wala namang fingerprint sensor. So kahit TFT lang, goods na siya. So, initin ko na guys. Bago pa yung phone, ito sa tanggalin ng LCD. So, ito yung gusto sabihin na mahirap tanggalin. Masyari pang makapit yung LCD. Kaya pala mag-crack pala yung LCD. So, AMOLED siya. So, hindi ko sure kung talagang lalapat yung original yung pinili natin. TFT. Kasi nakaka-sunga rin. Ito, AMOLED LCD, supported niya yung fingerprint pero wala naman siyang fingerprint kasi yung fingerprint niya nasa side. So ito, pwede yata sa Pro. Pero, bala na. So tutuwirin. Ilutin muna natin siyang tutuwirin. Kasi siguro nakukuhan ko, naipit or... So yun, crack na. So dahil na para siyang may crack. Dahil sa pag-crack, ipit niya. So goods pang matuwid pa natin. Konting ano lang ito. So matuwid na. So yung crack na ang kanyang ano. May iwasan ang crack pag nabend. Kasi hamak na mas makapal siya. Kasi sa original.
So yung tinetesting ko pa lang, so di naman talagang mas makapal to. Pero in-inform ko naman si customer na ang LCD na talis, mas makapal talaga sa original. So gawin natin, i-flat na lang natin ito dito. So yun lang gagawin natin, linisan muna natin palipot. So nalinisan ko na guys, palibot yung mga tira-tira ang adhesive. So ngayon guys, nalagay na kaya natin na adhesive. Di pari. So ngayon, magawin natin. Flat muna natin siya. Flat muna natin. Habang inaayos ng charging board. Lagyan na natin siya ng rubber band. Papatuyuin muna natin siya. So yun, pinakamabisang gawin ito, patuyuin muna siya.
Siyempre matuyo niya. Yung sa likod naman yung ididikit natin. So try lang muna natin. Patuyin muna natin guys. Siguro dito itong dalawa. Patuyin muna natin guys. Skip na ako doon. So tinanggal ko na yung rubber band. Kasi medyo tuyo na siya or tuyo na siya. So ngayon, nilalagay ko na ngayon is yung back over. So kung nakita nyo, binali ko na rin yung mga screws. So ito, lalagay na lang natin. Wala na. Ito na lang naman plus. Wala namang ibang problema. Since gumana naman yung LCD. Ito na lang yung back over. Ipifield na natin ito na marami. Dumikit po siya rin. Back over. Lagyan ulit natin ng rubber band. Okay. So pwede na rin pala ng ano na lang tape. Lagyan na lang ulit natin ang rubber band.